Sige. Sige bro, start tayo. In the name of, Father, the in the Son, and name the of the Holy Father, and Spirit. of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and you shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ. Amen. Ako. Hello, nawawala. Palitan ko lang yung wifi. Mahina yung ano. Try ko itong ano. Hello, bro. Hello. Bro, Ramel. Narinig mo ako, bro? Hello, Sistina. Can anyone hear me? Hello? Yeah. Parang putol-putol kaya tadok. Ngayon, okay na ba? Yes. Okay na. Okay na. Ay, okay sige. Na po. Okay. Medyo hina ang ano. Mahina ang internet. Sige, nilipat ko sa data. Hopefully, makaya. Okay. So, good evening, Brother Ramels, Brother Titos, Sistina. Good evening sa mga nakikinig ngayon sa Facebook at sa YouTube. Yes. Okay. So, welcome sa ating weekly lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. Catholic Catechism. Ang topic natin for this evening ay Angels, the Forgotten Army. Ang lecture natin ngayon ay kinuha natin sa lecture din ni Father Chris Aylar. No? I just translated it faithfully. Meron lang akong mga konting addition sa mga ibang mga sources, konti. Pero mostly, lecture ito ni Father Chris Aylar. Okay? Okay, let's begin. So, who are the angels? Angels, they are servants, no? Servants of God. They are messengers of God. Ito ang role nila. No? Dali lang, ha? Yun ako lang. Yun. The name angel means messenger. Ang ibig sabihin ng angel na word is messenger. Yun, dun galing ang word na angel, messenger. Yan ang kanilang office, no? So, they are always, no, see the face of God. Matthew chapter 18, mabasa natin, chapter 18 verse 10, sabi, "See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven." So, ang guardian angels natin, they always see the face of God, no? Sabi ni Saint Augustine, ang name ng kanilang office is angel, meaning messenger. Pero ang nature nila ay spirit. They are pure spirit. Hindi ang nature nila hindi angel. Ang nature nila is spirit. Ang kanilang office, ang kanilang trabaho ay angel. Tayo, we are both body and soul, no? Pero yung angel, wala silang body. So, spirit lang sila. Okay? Ano bang pinakaiba na na-mention ko na to dati, pero for those sa mga bago, ano bang pinakaiba ng spirit at saka soul? No? Yung ating soul is made up of spirit. Okay? So, ang tanong, ang mga animals ba, ang mga plants, meron ba silang soul? Meron. Pero ang kanilang soul ay hindi spirit. Yung ating soul is special.
it is made up of spirit, just like God and the angel. Special yung ating soul because it is spirit. And spirit is immortal. And yung animals at saka plants, when you say soul, mga kapatid, soul is the animating life force, nagbibigay buhay. The problem of the soul of the animals and plants, hindi siya spirit, hindi siya immortal. Kaya when the body dies, the plant dies, the soul dies with it. Sa atin, kahit yung body na mamatay, yung ating soul, papatuloy siya. Because when God created our soul, kaya nga tinawag immortal soul, hindi na siya mawawala. Kahit mapunta pa siya sa impyerno or sa langit, kahit sa impyerno, hindi siya masisira, hindi siya magigiba, hindi siya matutunaw. Patuloy siyang nabubuhay. No? Now, let's go back to the angel. Yung angel, pure spirit. Wala silang body. Okay? Meron silang intelligence, no? And they have free will. So they are a person. They are person. God is also a person. God is one. Actually, He has three person: Father, Son, Holy Spirit. And as the same with the angel, meron silang intellect. May talino sila at may free will. Hindi sila robot. Meron silang nakakapili sila. They can choose to accept God or not. Pero as at this time, they already, lahat sila ng angel, andun na sila sa beatific vision. So, hindi na sila magde-decide na mag-rebel against God because tapos na ang kanilang probationary period. Tapos na. Tayo, ang probationary period natin, itong buhay natin sa mundo. No? Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, ito yung probationary period natin, we will go to the beatific vision or damnation kung hindi tayo if we do not do the will of God. No? Hindi natin alam kung ano katagal ang probationary period ng angels. That is a mystery. We will know when we go to heaven. But according to the theologians, dumaan din ang angels ng probationary period. After that, they go to the beatific vision. Sealed na, hindi na sila mapupunta sa, hindi na sila makakapag-rebelde once they go to the beatific vision. Meaning, kapiling na nila si God. Okay. So, they are also immortal. No? But, they are superior to us. Intellect nila infused. No? Their knowledge is infused. And superior in power. No? May nagsabi na lahat ng tao makikipagtulungan, makipagdigma sa isang anghel, hindi makakatalo ang mga tao. They are so powerful. They are superior to us. No? And then, Catechism in the Catholic Church, paragraph 328, sabi, the existence of the spiritual non-corporeal beings that sacred scripture usually calls angel is the truth of faith. So, kailangan natin ito paniniwalaan, no? Because it is part of our faith, no? The witness of scripture is as clear as the unanimity of tradition. Napakaklaro. It is even mentioned in the scriptures many, many times. So, ang angel, ang belief in angel, mga kapatid, is dogma. No? Dogma ng simbahan. Hindi ka pwedeng katoliko na hindi ka maniniwala sa angel. Sabihin mo, ah, katoliko ako, pero I believe in the sacraments, I believe, pero angel, hindi ako maniniwala dyan, corny. Hindi tayo, mga kapatid, as a Catholic, no? As a Catholic, meron tayong creed, no? Meron tayong minimum things to believe before we can become Catholic. Hindi pwedeng magpili tayo, mag-choose, no? Ang tawag dyan, heresy. No? Heresy comes from the word choosing what to believe. Hindi pwede. We have to accept everything that the Church proposed for our belief. So, this is part of the dogma, and the belief in angels. Now,
the existence of angel is the highest level kasi nabilong siya sa dogma, meaning divinely revealed siya. Okay? So, a little background on the revelation. May dalawang revelation. Public revelation at saka private revelation. Yung public revelation, mga kapatid, yun ang ni-reveal ni Jesus Christ. At saka, including na rin yung Old Testament, at saka yung public ministry, yung nabuhay dito si Kristo, nag-preach siya, yan. Yung ibang mga sinabi ni Jesus na record, yun ang tinatawag na written or written tradition. Yung mga hindi nasulat, sinabi niya sa John, there are many things that Jesus said and done that was not recorded, no? So, dyan nalagay sa oral tradition. And then, eto, ang public revelation is teached, no? Guided by the magisterium. Okay? So, ang public revelation, tumigil nung ang mga input, no? Hanggang sa kamatayan ni Saint John, no? Saint John the Beloved. Yun ang siya yung pinakahuling namatay na apostoles. So wala nang bagong public revelation. Hindi pwedeng may darating na prophet magsasabi na, "Oh, there is the fourth person of the Trinity." Hindi pwede 'yan. No? So next is private revelation. Ito yung mga revelation ng ni Mama Mary, ni Jesus, sa mga saints. So, private. Sila lang. Hindi tayo obligado na i-accept ito. No? Even if it is approved, hindi tayo magkakasala kung hindi natin i-accept. But we will be foolhardy if we do not accept those revelations that was approved by the church. Kasi nakakatulong to ano bang purpose ng private revelation? Para ma-reinforce yung ating faith on certain teachings of the church in certain part of history. Yeah. So, like Fatima, like the Sacred Heart of Jesus, Margaret Alacoque, Fatima, Faustina, Divine Mercy, mga ganon. No? Now, anong difference ng kailangan ko munang i-explain konti kasi maraming nagtatanong anong difference ng dogma at saka doctrine. Yung dogma at saka doctrine nakakakalito, no? Parang pare-pareho mga turo ng simbahan. So, ganito na lang para simple. Lahat ng turo ng simbahan, tawag dyan doctrine. Teaching, synonymous yan, doctrine, doctrina. Pero, hindi lahat ng doctrina ay dogma. So, may tinatawag na dogma. Ang dogma, doktrina siya na elevated in the na dineclare ng simbahan na ito ay divinely revealed through sacred scripture or sacred tradition. Na? So hindi to pwedeng hindi to pwedeng mapagtalunan o madebate. It is binding for all times. Na? The most authoritative teaching made by the church, and it requires the highest level of assent. Ha? Ipapakita ko minsan mamaya sa inyo ang example ng mga dogma. Meron tayong 255 dogma sa simbahan. Ha? Magbigay na ako ng example. Yung doktrina, it is also necessary for acceptance. For example, hindi ibig sabihin dahil hindi siya dogma, hindi natin paniniwalaan. No. Lahat ng doktrina, necessary for acceptance rin. No? Hindi lang siya formally in-elevate kasi wala siyang point of controversy, usually. Kagaya ng dogma of Immaculate Conception, in-elevate siya into dogma dahil maraming mga haka-haka kaya define, no? Now, for example, ng doctrine, the real presence of Jesus in the Holy Eucharist, it is formally revealed. Theological conclusion. Example ng theological conclusion, yung pagcanonize ng mga saint.
So, hindi yan dogma, pero turo ng simbahan na itong si Saint Francis is already in heaven, is a saint. So, we can believe that. Rest assured that we know that he is already in heaven. And for example, the sinfulness of contraception, Humani Vitae, the teaching, the document of the Pope Paul VI, Humani Vitae, hindi ito dogma, pero it is binding because it is part of the natural law that it is intrinsically evil, yung artificial contraception. So, it is necessary for acceptance by the faithful. Ito yung mga doctrine. Now, so, basahin ko, doctrine is the church authority teaches that it is to be believed. So, it is dineclare extra cathedra, no? The meaning ng extra cathedra, chair, by the chair of St. Peter. Now, hindi na tayo magtagal dyan para makamove on tayo. Ito yung example ng four Marian dogmas. Her divine motherhood, Mary as the mother of God. Number two, perpetual virginity. Yan, she is forever virgin. Even after the birth, her immaculate conception, assumption, body, and soul. Apat na dogma yan, hindi yan mababali kahit kailan. No? Yung example ng doctrine na hindi pa na-elevate sa dogma is the doctrine of Mary as the mediatrix of all graces. So, it is an official doctrine, teaching of the church. It's approved, but it is not yet elevated into dogma. Now, summary. No? Doctrines is authoritative teaching of the magisterium with regards to faith and morals. Ang dogma ay infallibly, definitively proposed by the church as divinely revealed. Galing langit talaga ang revelation, no? From the scripture and the sacred tradition. Okay. Itong topic natin, bakit natin ito diniscuss yung dogma, doctrine? Okay? Kasi itong topic natin, mostly na information na ibibigay natin ngayong gabi is part of speculative theology. No? You are not bound to accept it. Because, i-klaro ko lang ha, the belief of angels, dogma, kailangan natin i-accept. Pero yung detalye tungkol sa angels na sasabihin natin ngayon, it's more of a speculative theology. Ito ay galing sa mga pwedeng private revelation sa mga saint or sa kanilang pag-muni-muni, no? Sa kanilang meditation, internalization, at saka the wisdom given to God by them, no? Given by them by God. Okay, example, like ang information na ang mga city, they have their own guardian angel. Now, you can believe that, you're not, but it comes from theologians, like the great saints. No? Or priests, ang kada pare, meron silang dalawang guardian angel. At saka yung mga obispo, they have three guardian angels. Siyempre, because they need that, because sila yung target ng mga diablo na titirahin, no? Strike the sheep, the shepherd, and scatter the sheep. Yun para ate, no? Now, angels have no gender. Yan, totoo yan. Wala silang gender, hindi sila lalaki, hindi sila babae. Bakit? Because they do not multiply. They don't have to marry each other. No need of marriage. Because they were created all at once. All the angels are created all at once. Hindi gumagawa si God ng angel bukas, gagawa na naman siya, no? Ginawang angel, bultuhan, isahan, no? Billions and billions of them, all at the same time. And by nature, no? They are higher. Pero, but by grace, si Mama Mary,
is higher than death. No? Because of the incarnation and the Immaculate Conception, man was elevated, especially Mary, above the angel. So she is above all the angels. She is the queen of angels. So we'll discuss that later on, kung bakit, isa sa mga rason yan kung bakit nagrebelde si Lucifer. Kaya, the title of Mary, the Queen of Angels. Now, ang problema ngayon, with the modern times, we tend to ignore both the good angels and the bad angels. The good angels, ini-ignore natin na they always want to help us. And we also ignore the bad angels that who wants to destroy us. So if ang mindset natin puro lang dito sa mundo, kamunduhan lang, at hindi tayo nagfo-focus na we are in a battle of a spiritual warfare na merong mga demonyo na gustong mag-yud-yud sa atin sa kapahamakan sa impyerno, matatalo tayo. And meron tayong kaagapay na good angels na tutulong sa atin for our victory, we are in the disadvantage. Hindi natin ginagamit yung tools na binigay ni God sa atin. So, angels are gift to us, no? Now, bakit gumawa si God ng angel? The answer is out of mercy. No? Out of mercy of God and love, He created the angel. Like for example, because of the love of God the Father and the Son, their love is so strong that it brought forth, may tamang term sa theology, hindi pa nga ito tama, it generated, no? The Holy Spirit. The love of the Father, the mutual love, is so strong that it generated the Holy Spirit. Pero gusto ko lang ilinawin, ha, hindi huli lumabas ang Holy Spirit. Sabay silang tatlo. Kasi pag may nahuli, hindi na sila one God. So, simultaneous yan silang tatlo. So, yung relationship ng asawa at yung husband at saka wife, their love is so strong that it produces a child that we have to name it after 9 months. Kung napansin nyo, it's like a mirror. Ang relationship ng family, husband and wife, at saka yung Trinity, magkapareho. Kaya the family, the relationship of husband and wife, is so sacred. Kaya ayaw na ayaw ni God yung paghihiwalay. Ayaw na ayaw niya ang adultery, no? Ang divorce, because the family reflects His love, the love of the Trinity. It's the mirror of the Trinity, the love of the husband and wife. Kita niyo yung parallel? Father, Son, mutual love results in the Holy Spirit. Husband and wife results in a child. Right? Now, because of the great love of the Holy Trinity, ang umapaw yung kanyang love, and it poured out into creation, just like the world, man, angels, everything, the universe, out of the mercy and love of God. So, in summary, lahat ng creation ni God is an act of mercy. Right? Pag may nagtanong, all the creation of God is an act of mercy. Pag tinanong niyo, bakit talaga mercy, no? Mystery na yan, no? We cannot fathom the depth of the mind of God, no? And also, another reason why He created the angels and the universe, He created them out of beauty. The saints tell us, kung nakita natin yung mundo, napakaganda, flowers, the Grand Canyon, all the views, napakaganda. Kung nakita niyo yung physical world na napakaganda, how much more varied and diverse the invisible world. Diba? Sa Nicene Creed, sinasabi natin, the creator of heaven, things that are seen and unseen.
the invisible world, how much beautiful. Kung maganda na nga itong physical world, how much more yung invisible world. Now, next question. How many are the angels? No? So the answer is, they are numberless. They are so many. No? They are so many. And sabi ni Saint Thomas Aquinas, each angel is its own species. Just imagine, tayong mga tao, mammals, subclass ng family, mammals, and then mammals may each species. Merong Homo sapiens, tayo Homo sapiens, yung canines, yun ang mga aso, yung felines, yun ang mga pusa, no? Primates, yun ang mga unggoy. Yun ang mga species niya. Homo sapiens, primates, felines, yun. Species. Pero each angel, isipin mo, kada anghel, is its own species. Magkaibang species. So, napaka-diverse ng kanilang personality. Grabe ka, distinct masyado. No? Ganon si God mag-create. Iba-iba silang species. And ginawa sila to love God and to be loved by God. And ang angel, ang pinaka-first sa lahat ng creation ni God. The angels. Di natin alam kung anong gap, ilang years after tayo. But all we know is they are the first creature of God. Now, ang mga angels, they have been present and active in the major moments of the salvation history. Andun sila, involved sila. No? Major salvation history. For example, sa Annunciation, no? Angel Gabriel announced to Mama Mary, the Annunciation. Sa pag-conceive kay St. John, no? St. John the Baptist, inanunsyo din ng angel kay Elizabeth at Zachariah. And si Jesus, for example, no? After he fasted for 40 days and tempted by the devil, he was so weak and he was so tired, no? He was ministered by the angel. Look at this beautiful picture. Huh? Jesus leaning on the angels, the angel that ministered him. Pero may napansin kayo, kapatid? Ano napansin niyo dito? If God is so powerful, bakit hindi na lang siya ang mag-minister kay Jesus? Directly. Bakit dadaan pa sa angel? Ha? Di ba? Bakit kung powerful si God, bakit may guardian angel pa tayo? Hindi ba niya kaya na i-protect tayo? Ang sagot dyan, mga kapatid, kaya niya. Pero bakit sa ganong paraan, bakit may angel pa? Diba? Bakit may saints pa? Dito pumapasok yung sagot natin sa mga ibang sekta na bakit pa kayo dumadaan kay Mary. Pag sinabi nilang, bakit pa kayo dumadaan kay Mary? Mary, si God lang ang mediator. We pray directly to God. Wala na kay Mary, wala ng saints. Ang sagot yung sa kanila, kung si God, dahil powerful, gusto yung dumiretso tayo kay God, wala ng Mary, wala ng saints. Ang tanongin nyo sa kanila, bakit pa gumawa si God ng angel? Di ba powerful siya? Kaya niyang help us directly? Bakit i-relegate pa niya? So, naalala ko yung parable sa Bible, yung sa centurion. Yung, I am not worthy, no, that you will go into my house. Just say, because I have a servant, if you say to this servant, go, and they go. So, ganon si God. It His will. No? Ito yung design ni God. Pag sinabi nila, bakit pa mag-end? Bakit pa dadaan sa mga saint kay Mama Mary? Ang sagutin nyo rin, bakit ba inutusan tayo ni God to pray for one another? Intercessory prayer. Diba? Di ba pwedeng dumiretso na lang tayo? Si God mismo ang nag-utos sa atin that we mediate for each other. Always remember the angels. No?
Yan ang design ni God. Huwag natin pangunahan si God. Yan ang gusto niya. Because when He see us cooperating, helping each other, no, and going through the hierarchy and obedience and authority, it gives glory to Him. So, kahit sa spiritual world, may hierarchy, may authority, hindi pantay-pantay. No? No? Demonic yung sabi lang, yung tinatawag na absolute na pantay-pantay. No? Kagaya ng concept ng communism, pantay-pantay, that is demonic actually. Because even in heaven, God is the author of authority and hierarchy. Kahit sa church, may Santo Papa tayo, may obispo, may kardinal, may pare, ganun. Big deal kay God ang authority. At saka sa mga, even sa mga demons, they are so legalistic, big deal sa kanila ang authority. If you step out of authority, disobedient, you are outside of the protection of God. Kaya, kahit sa kay Moses, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta directly kay God. Dalaan ka kay Moses. At saka si Moses nag-set up ng channel paano i-answer yung mga problems ng mga tao through mga representatives ni Moses. So, dito natin makikita na God likes hierarchy. God is honored if we go to the saints and ask their prayer. He is more honored. Iba sa paniniwala ng ibang sekta na lapastangan daw yun kay God if dumaan tayo kay Mary. No. God is more honored because it is His design. Siya nag-design ng ganun kung bakit. Tapos kung tatanungin mo, bakit ba talaga, Lord? Hindi mo na pwedeng tanungin yan. Bakit? Diyos ka ba? Yan ang kanyang design. Who are you to question God? Diba? Now, ang hierarchy of angels ay galing ito sa theological, or we don't know, maybe it comes from the revelation of God to him, by St. Thomas Aquinas. Kaya tinatawag si St. Thomas Aquinas na the angelic doctor. Kasi halos lahat ng info natin sa mga angels ay galing sa kanya. And his teaching on angels has a very high place in the church. Now, there are three spheres of angel. Imagine nyo, three divisions of angels. And each division, merong tatlong choirs, tatlong levels. So, three division times three level, three choirs or hierarchy, 9. So, there are 9 levels total. Okay. These are the 9 choirs of angels. Seraphim, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. Now, isa-isahin natin yan. So, yung description dito, kung anong itsura ng mga anghel, lilinawin ko lang ha, no? They are metaphysical descriptions. Mahirap i-describe ang angel because they are pure spirits, wala silang body. Nade-describe lang natin sila dahil sa mga kung paano sila nakita ng mga saints at sa mga prophets in the Old Testament at sa New. No? So, mahirap i-describe yung spiritual. Just like how we describe God the Father. Wala namang nakakita sa kay God the Father. Pero, pinipaint natin siya na may bigote, no? may maputi ang buhok. Just how we describe Him like a Father. No? Now, but yung description natin dito, it is not really what they look like. This is the best way that we could describe them on how the prophets, the saints, saw them in Scripture. Okay, the first sphere, first level. So, kada level may tatlo. Okay, so yung first level, they are the heavenly counselors. More involved sila doon kay God. Nakadikit sila kay God. No? So, they are the ones that gaze on the throne of God. Okay. So, unang choir sa first sphere are the seraphim angels. Okay? The seraphim,
is the highest choir of the first tier. They gaze on the face of God. They always look on the face of God. Caretaker sila ng throne ni God. Huh? They are the caretakers of God's throne. And because they are the closest, they comprehend, they understand the clearest the love of God. No? They comprehend God more clearly. Kaya mga kapatid, when we go to heaven, example, when we go to heaven, we have different glories. It depends on how much you strive here on earth with the grace of God, on how dedicated you are, how effort you put into the kingdom. Kaya sabi ni, kalimutan ko sino sabi ng saint na, each one Hail Mary you pray with devotion can increase your glory. May isang saint na sabi nga, kung yung andun sa langit, kung hahayaan siyang makabalik sa lupa, pipiliin niyang magdusa ng until the end of time just to say one Hail Mary. Kasi ganun ka-beneficial ang one Hail Mary with devotion can increase our glory one step. So, the more your glory increases, the more closer you are to God. And the more clear your understanding of God, the more love, and the nearer you are. Yeah? So, kung yung Hail Mary, malaki ang, how much more the Our Father prayer. No? Now, let's go back. So, the seraphim, they are closest to God. They comprehend God. They understand God more. That's why their love is the hottest. No? Their love flames the hottest. Nag-aapoy sila. Kaya ang tawag ng sa mga seraphim, the burning ones. Umaapoy ang kanilang, naglalagablab ang kanilang pagmamahal. They are the burning ones. The seraphim. No? And sa langit, they continuously shout, "Holy, holy, holy is the Lord God of hosts." Kaya sa misa, mga kapatid, when we say, "Holy, holy, holy is the Lord God of hosts," galing yan sa mga seraphim. No? No? That's their word. They're always praising God. Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. That we are saying actually the words of the seraphim. Now, the primary purpose of the seraphim is to praise God before the throne. They praise God dun sa throne mismo. And according to Father Chris, there are only 3 times in history that we know that they took off their gaze from the throne, the seraphim. Ang tatlong beses na bumaling ang kanilang paningin from the throne dahil para tumulong sa tao. Tatlong beses. Ito yung tatlong beses. First, the seraphim angel, recorded in the scripture, they held the burning coal to the lips of Isaiah to purify his speech. Second, before Saint Francis of Assisi received his stigmata, according to the records, the writings of the life of Saint Francis. And the third time we know in history is when Saint Faustina was sick, he asked the Lord Jesus na, "Lord, please help me. He's so sick, hindi siya makareceive ng communion." Bumaba ang seraphim at binigyan siya ng Holy Communion mismo. Ang seraphim mismo ang nagbigay kay Saint Faustina ng communion. And sacred tradition says, pious tradition, si Lucifer who rebelled, no, is one of the seraphim. He belongs to the highest level ng first sphere. Kaya nga the war broke out and Michael and his angels threw Satan back down to earth. Tinapon sila sa earth. Kaya yung mga, pansin nyo, yung mga fallen angels tinapon dito sa earth, they are called demons and they are territorial. And we call them elementals. Nakatira sa bundok, nakatira sa river,
sa mga kung ano-ano dyan, mga cave, they are territorial. Kaya pag, for example, pag nagsunog ka ng mga damo dyan sa mga ilalim ng kahoy, gagalit sila. Because yung territory nila, no? And then when you trespass their territory, gagalit sila. They are demons. So, hindi yan mga inkanto, no? Demons yan. They are elementals. They have been thrown to earth. Ibang topic yan, spiritual warfare naman yan. Now, let's go to the second level ng first sphere, cherubim. Ang cherubim, in the visions, they have four faces. No? Kaya dito, ang pag-description yung four faces, the four, representing the four gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John. So, the first one, it looks like a man. The other one is an ox. The other one is a lion. The other one is an eagle. Ito yung itsura ng cherubim sa vision. Now, hindi lang sila nakatingin sa face ni God, but they are also the one that being assigned to guard the Garden of Eden. Nung hindi na para hindi makapasok ulit si Adan at saka si Eva, pinalagyan ng dalawang cherubim. No? And they are mentioned 6 times in the Old Testament. Napansin nyo, yung Ark of the Covenant, instruction ni God kay Moses na lagyan ng dalawang cherubim nakabantay. Pansin nyo yung parallel. Bakit pinabantayan ng cherubim ang Garden of Eden? Anong nasa Garden of Eden? The Tree of Life. So that hindi makakain si Adan at saka si Eva ng Tree of Life. Ano tong nasa laman ng Ark of the Covenant? Si Jesus. Napansin nyo? Binabantayan ng cherubim si Jesus. Anong nasa loob ng Ark of the Covenant? Manna, the bread of life, represents Jesus. Staff of Aaron, which the prophetic function of Jesus, represents Jesus pa rin. And the commandments, the word of God, Jesus pa rin. No? Now, bakit pinabantayan para hindi sila makakain? Para hindi sila makakain sa Tree of Life. Because if they, in the state of mortal sin, state of sin, kakain sila ng Tree of Life, hindi sila maliligtas. They will freeze. Now, they will make their situation permanent because it is the Tree of Life. Now, magiging immortalized yung kanilang kasalanan. Kaya pinabantayan para hindi sila makakain. So, anong lesson dito? We should not eat the bread of life, the Eucharist, in the state of mortal sin. The lesson that we can see that bakit pinabantay ng cherubim si Adan or Eva para hindi makakain ng Tree of Life. Okay? Now, hindi ito cherubim, ha? Ito yung parating mga art form, ang tawag dito puti. Hindi sila yung mga bata na para mga walang alam, walang kamuhang-muhang na mga cutie-cutie na mga matatabang bata. No, the cherubim are powerful. No? Now, next. Next choir of the first sphere is the thrones. Ito yung itsura nila. According to the vision of the prophets. They are celestial beings. They are mentioned by St. Paul sa Colossians chapter 1, verse 16. They are living symbols of God's justice. Again, the thrones are the living symbols of God's justice. In the image in Ezekiel, no, and Daniel, described in Ezekiel and Daniel, para silang mga wheels, mga gulong, na may spoke. No? At saka each spoke, merong mga maliliit na mga mata. May mga maliliit na mata sa spoke. Sa rim, kapalibot. Hundreds of eyes and represents the humility of God. Now, let's go to the second sphere. First sphere pa yun, no? Diba? Seraphim, cherubim, and thrones.
seraphim, cherubim, thrones. Now let's go to the second sphere, the next three. They are heavenly governors. According to Dr. Peter Kreeft, a great Catholic theologian, they fulfill providential plans for the universe. So, itong tatlong grupo na ito, it's more on the universe. Yung first sphere, more on God, nakadikit. Ito, middleman, sa universe. Okay? Ang third sphere, more on sa mga, gawain ng mga tao. More involved sila sa tao. Ito, para sila nasa space, sa universe, sa mga galaxy, sa mga cosmos, sa mga planets, mga ganyan siguro, no? So, they are more directly involved in the universe, not mankind. Second sphere. So, kung yung first sphere is on the workings of God, the second sphere is the working of the cosmos, the universe, planets, celestial beings. The third sphere is working of the man. Yung sinabi natin. So, para silang masasabi natin middle management. Huh? So, the first choir na i-mention natin sa second sphere is the dominions. Ang dominions, mention siya sa Ephesians at saka sa Colossians. Ang kanilang name means authority. Dominions. They regulate the duties of the lower angels. So, may hierarchy pa rin, no? Yung nire-regulate nila ang duty ng mga lower angels. Sa hitsura, they have human face and with wings. Pero actually, they are the choir that halos minsan lang nagpapakita sa tao. Rarely make themselves known to man. Next, the virtues. Ang virtues, they supervise the movements of the heavenly bodies. Siguro yung movement ng mga sun, mga planets, mga comets, they supervise the movement of the heavenly bodies. No? Para ma-ensure ang order sa cosmos. And also the virtues, they show the might of God, the power of God. Sila din ang involved sa mga miracles. Sila ang, pag may miracles, no, sa cosmos, it happens through them. Sila yung in charge sa mga miracles. Example, yung miracle of the sun at Fatima, most probably sila ang involved doon, the virtues, angels, no? Yung mga miracles. Now let's go to the powers. Ito yung third choir ng second sphere. Ang power, ang duty nila is to see the distribution of power in the universe. Yung pangyarihan sa universe. And between all the entities of the universe, even mankind. So medyo may konti na silang involvement sa mankind, konti lang. Kasi nagbibigay sila ng order sa third sphere. May connection sila. At saka sila din ang involved sa chastisement. Yung mga nababasa natin sa Revelation, yung the plagues, no? The seven plagues, the seven bowls na sa Revelation. Parang sila tong mga angels na in charge sa pagpaparusa sa mga tao. The chastisement, mga natural disasters, no? Sila. Sa mga disiplina ng Diyos. And they are known as warriors. Yung powers. And they do direct battle against the evil. No? Warriors to sila. Yung mga powers. Na-mention to, di ba? We are against powers, principalities. Pero yung mga powers na principalities na sinasabi ni St. Paul, mga part yun ng mga powers at principalities, mga angels na nag-rebel against God. Okay. Now, let's go to the third sphere. Ito yung lowest level, may tatlong choir. So, ang function nila is heavenly messengers to God or from God. They directly order human affairs between God. So, more involved sila sa tao. Now, let's go to principalities. And principalities, they are generals. They carry out orders given to them by the dominions. Huh? And they give blessing to mankind in the material world. Sila
yung blessings pinapadaan din sa kanila, no? Give blessings to the mankind and material world. Sila din ang in charge, nag-oversee sila ng mga kingdoms and nations and cities. Sila nagbabantay. They oversee kada country, cities and kingdoms, the principalities. Pero alam niyo ba na most fallen angels galing dito sa principalities? Bakit? Ilang percentage ba ng mga angels ang nagrebelde? According, so ang sagot dyan, 1/3 of the angels. 1/3 of the total population of the angels rebelled against God. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 12 verse 4. His tail swept down. Sinong tail to? Tail ni Lucifer, no? Of the dragon. Tail of the dragon. His tail swept down 1/3 of the stars, which represents angels, no? Swept down 1/3 of the stars of heaven and cast them to earth. No? So the 1/3 of the angels fell from sky that day. So bakit 1/3? So ito ay according to pious tradition, you can accept it or not, no? You're not required. This is not dogma. This is not even doctrine. This is a speculative theology. According to pious tradition, 1/3 of the angel is dedicated to adore the Father. 1/3 of the angel is dedicated to adore the Son. And 1/3 of the angels is dedicated to adore the Holy Spirit. Now, ni-reveal ni God ang kanyang plan sa mga angel that the second person will become a man. And they have to worship the Son. But the problem is the Son will become a man. So, the problem is, man is so low compared to angels. They are high, very powerful, they are very intelligent. And then here we come, God, it's like sa theology pa, scandal of heaven, that God will become man. Hindi nila matanggap-tanggap. No? Maging angel ka na lang, huwag ka magtao. Napakababa naman ang gagawin mo. So, hindi nila matanggap-tanggap because of pride. At pinangunahan ito ni Lucifer because nakalimutan niya ang kanyang liwanag. Lucy means, loose means light, light bearer. Kalimutan niya yung liwanag niya, akala niya galing sa kanya, pero galing sa Diyos. No? Sabi niya, non serviam, I will not serve. I will not worship a man. Pero nakalimutan niya ng itong mana ito ay God-man. No? God-man. Hindi lang to man, kundi God-man. I will not serve. So dahil dyan, he rebelled and then he brought with him most ng principalities, most ng mga angels na nag-rebel galing sa principalities. Okay? Now, let's go to archangels. Archangels, the name archangel reflect a certain facet of the nature of God. Kasi, makita natin yung mga facets ni God through the names of this archangel. Scripture suggests that there are 7 archangels. Tobit 12 verse 15 sabi, I am Raphael, one of the 7 angels who stand and serve before the glory of the Lord. So, according to scripture, masabi natin na merong 7 na archangels lamang. Saint Michael, ang meaning ng pangalan niya ay who is like God. Siya yung nakipagdigma kay Lucifer, no? Michael is the protector of Israel and the church. Protector ng Israel at saka church. Pag rebel ni ano ni Lucifer, ang sabi ni Saint Michael, who are you? Sino ka ba? Who else is like God? Sino ba ang may kagaya sa Diyos? Sino ka ba na gagaya sa Diyos? There is no one like God. Sinabi niya yan
Kaya dun galing pangalan niya, who is like God, Michael. No? Yun ang word na sinabi niya kay Lucifer, who are you na magre-rebelde, who is like God, di ba? So, it is pious tradition states that after that, because it is Saint Michael the first one to defend the honor of God and made battle against the devil, Saint Michael was elevated to be the commander of all heavenly hosts above all others. So siya nang pinaka head sa lahat ng angels ngayon. He was elevated. Kaya totoo yung sinabi sa Bible na the first will become last and the last will become first. So second lowest yung archangel eh, ha? Level. Saint Gabriel. Anong meaning ng word na Gabriel? The power of God. So si Gabriel yung according sa Bible bringing those important messages, di ba? In human history. Next archangel na na-mention sa Bible, tatlo lang yung na-mention. Wala nang iba, no? Saint Raphael. Na-mention siya sa Tobit, no? Ang meaning ng Saint Raphael is God heals. Came to the aid of Tobias in the Old Testament. Okay, now let's go to the lowest hierarchy of the third sphere, angels or the guardian angels. No? They are the lowest. So, sila yung pinaka-involved sa tao. No? They bring our prayers to God and they bring messages from God to us. Yung conscience natin, sila din yung part ng conscience natin. Yung Holy Spirit is part of our conscience and the guardian angel, which always tells us that this is a sin, don't do that, do this, like that. And they also pray for us. They can instill holy images to our minds, the good angels. They will instill holy images or memories into our minds. The opposite is true with the demons, the fallen angels. Kaya, always remember, we have to have a custody of our mind and our eyes. The custody of the senses. Pakaingatan natin kung anong pinapasok natin sa ating mata, no? Sa tenga, custody of the senses. Bakit? Never tayo manonood ng mga pornographic materials. Don't ever watch pornography, period. Why? Because the moment you watch pornography, mag-deposit yan sa memory, sa brain natin. At yung mga demons, the bad angels, they can resurface, bring out those memories at saka ilalagay niya sa harap ng, they can instill. Ibabalik-balik niya kahit na confess mo na yan. I-re-remind ka niya. Gagamit-gamitin niya over and over again. So, that's why you have to always also pray for the grace of forgetfulness. Kaya, wag mong dumihan yung utak mo. Have a custody of the mind. Custody of the eyes. Never watch pornography. Huh? And the angels, the guardian angels, they never leave our side. Huh? Hindi, isa lang ang lugar na hindi nila mapupuntahan, impyerno. Pero kahit nasa purgatorio tayo, andun sila. Nakasama sa atin. They aid us. No? They never leave our side. May mga visions ng mga saints na nakita yung tao dito, nalulungkot yung isang angel, dahil ang kanyang binabantayan andun din. No? No human loves us more than our guardian angel. Wala nang higit pa sa pagmamahal. Walang taong hihigit sa pagmamahal ng guardian angel sa atin. Of course, except Mama Mary. No? Mama Mary is the human being who loves us more. Now, the ministry of the guardian angels. Number one, warding off dangers of the body and soul. Ako, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong na-escape sa accidents. Mafe-feel mo talaga na guardian angel lang talaga yon, no? Kaya, I never go out of the house not praying to the guardian angel, no?
removing near occasions of sins and temptations. Number two. Number three, preventing Satan's suggestions of sin. Number four, fostering in us holy thoughts and desires. Number five, offering our prayers to God and praying for us. Number six, correcting us if we sin. Number seven, helping us in our death. Number eight, conducting our souls to heaven or purgatory and consoling us there. Yun. You can review that. Pwede nyo i-review pag i-upload ko naman to sa YouTube. So, the question, yung mga non-Christians, meron ba silang guardian angel? Yes. Lahat ng tao may guardian angel kahit hindi Kristiyano. Doon galing ang kanilang mga conscience. Lahat ng tao kahit hindi Kristiyano may conscience, di ba? Siya ang nagpo-form. Isa sa mga ng conscience natin. So, alam niyo ba na at the beginning of creation, no, hindi ka pa pinanganak. Ilang libong taon ka pa ipapanganak, di ba? Ang guardian angel mo ginawa na. Naka-assign na sa'yo. And through those thousands of years, they have been waiting for you to be born. That is why lungkot na lungkot sila pag ina-abort ang bata. Kasi they are so excited that they have been paired with that person for centuries and centuries. They have been assigned even before you were born. This level of guardian angels, billions of them, no? Even the people in the future that will be born, may naka-assign na na guardian angel. For thousands and thousands of years, they have been excited waiting for you, no? To be paired with you. Each person, one guardian angel. Hindi nire-recycle. Isang tao, isang guardian angel. So, hindi titigil ang kanilang misyon hanggang hindi natin nakikita ang mukha ni Jesus, ni God sa heaven. No? Their mission will end when we see the face of God in heaven. But, even if we are already in heaven, our relationship with the angels still continue. So, friends, kaburks pa rin tayo. They will continue. Pero tapos na yung mission nila. Now, you see this beautiful picture? This is the Mass. This is what you visualize every time we attend Mass. Sabi ni Saint Benedict, Pope Benedict the 16. Sabi niya, at liturgy, when you come to Mass, the roof of the church opens up. No? Bubukas yung bubong ng simbahan, and the heaven and earth are united. The angels ascend and descend. Akyat baba ang angels, and they come and they are part of the Mass. So, when your guardian angel, no, when you are present at Mass, comes forward at the moment of consecration. So, andun ka sa upuan mo. Nag-walk forward ang guardian angel mo sa altar. Nagdadala ng vessel. Anong dinadala niya kung anong nilalagay mo sa loob ng vessel. So, anong ilalagay mo? You should put all your joys, your sorrows, your prayer to the vessel. And your guardian angel will be the one to go to the altar and bring it to the throne of God. No? So, in the book of the City of God, Blessed Maria Agreda, yata ang nagsulat ng City of God, no, sa kanyang mga visions. According to her writings, Blessed Virgin Mary had hundreds of guardian angels. So special si Mama Mary. Including na kanyang nag-guard sa kanya si Saint Michael at saka si Saint Gabriel. And according to pious tradition, priests have two guardian angels. Bishops have three. And each diocese and parishes have their own guardian. Actually, it's the principality ang nagbabantay. Sa mga diocese at saka parish, principality ang nagbabantay. Saint Faustina, sa kanyang diary. Nakita niya, when they were traveling, I saw an angel standing on every church. May nagbabantay na angel on every church. And then, ang kanilang ano ay parang surrounded by light.
at saka yung may angel din siya nakatabi, may guardian angel sa St. Faustina, and it was thought to be a seraphim, no, not sure. And the, every time they pass by, the angel that guards the church bows to the angel of St. Faustina. So dito natin makikita, masabi na kada church merong angel guarding it. So when do we receive our guardian angel? At the moment of conception. No? Kaya abortion talaga, it is really an abomination, no? Because we already receive our guardian angel at the moment of conception. Meron ba pangalan ng guardian angel? Meron. Si God ang nagpangalan. Hindi natin alam kung anong pangalan, no? Pwede ba natin pangalanan ng guardian angel? Hindi maganda. Hindi ka naman nagkakasala kung pangalanan mo yung guardian angel mo, pero hindi siya advisable. Bakit? Angels are higher than us. So if you name a person, if meaning you have dominion over that person. Like your children, you name them, your dog. But your angel is higher than you. So it is a usurpation of authority. God is only the one who can name the angel. Huh? Hindi maganda. And then, don't be too quick to blame the devil. Ito yung temptation sa atin sa spiritual warfare na mabilis tayo masyadong pag may nangyari sa atin, sisisihin natin yung demonyo, yung negosyo natin na bankrupt, sabihin natin, ah, dahil sa demonyo. Ang kaibigan mo, maraming galit sa'yo, automatic. First, ang rules dyan, you should first investigate natural reason. Pag walang natural reason, magsuspect ka na. Pero ang una mo talagang i-suspect, huwag ka agad demonyo ang may cause, may pakana. Nagkasakit ka, na bankrupt yung negosyo mo, na wala ka ng kaibigan. Kasi ganito, pag parati ang devil ang iyong sinisisi na bankrupt yung negosyo mo, wala ka nang gagawin. Hindi ka na mag-investigate kung maganda ba ang service mo, yung tawag dito, yung customer service mo, maganda ba? Hindi mo na-investigate kung yung mga waiter mo, suplado ba? O baka, ano, masyadong maraming asin yung ulam ng niluto ng restaurant mo, di ba? Kasi, i-blame mo na kaagad yung devil. O, maraming taong galit sa'yo, sabi mo, ah, retaliation ng devil. Hindi mo alam pala, ang pangit ng ugali mo. Eh, o kaya wala kang kaibigan. Kaya hindi ka na nagre-retrospect, hindi ka na nag-i-improve kasi agad-agad, puro devil yung inaano mo. Hindi rin maganda. Everything should be balanced. So always, investigate first the natural. Pinakalas na yung supernatural. No? So how many angels are there? Hundreds of billions. Sa guardian angels pa lang yan, ha? Hundreds of billions. So, how much more sa ibang levels? And merong explanation si Father Chris Aylar sa kanya itong pagbumuni-muni. Since Jesus redeemed all of us from our sins, no? Tinubos niya tayo. Bakit ang pagdurusa ni Jesus ay beyond compare sa lahat? Sabihin natin, pinako si Jesus sa cross. So what? Marami pa namang mga torture na ibang mga saints, na mga tao na mas higit pa ang pinagdaanan yung sa kanya. Cross lang. No, you cannot say that. Bakit? Yung pagpako sa kanya, yung sakit sa pagpako sa kanya o sa kada hagupit ng latigo or sa ano paman, you times that, the pain, you times that billions of times sa kadami ng tao. Kasi
tinubos niya ang kada tao. Kaya hindi makompare ang pagdurusa na nadama ni Jesus. Felt the pain of nail 15 billion times over. This is just an estimate of the people that will be born in the future and people who lived from the past. No? Okay. Di ba wala nakakaalam kung kailan matatapos ang mundo? Nobody knows when the world will end. But some saints have said na matatapos ang mundo when the number of human souls who enters in heaven, yung dami ng tao na papasok sa langit ay ma-replace niya, no, ang number of angels that fell from the sky. Yung mga, kasi nagkaroon ng ano eh, gap of hierarchy sa heaven. Pag na-replace yung hierarchy sa heaven, it will be the end. Pero hindi rin natin alam kung kailan yun, di ba? So, there was a gap left by those angels who rebelled, and it will be replaced not by hierarchy of nature, kasi yung tao hindi naman magiging angel, but it will be replaced by the hierarchy of grace. No? The hierarchy of grace that man received. Okay. Ang guardian angel, mga kapatid natin, always wants to help us. Okay? Pero wala silang magagawa kung hindi natin, we do not ask them. Parang nakatali ang isang kamay nila, gusto nila tayong tulungan, pero hindi sila makatulong kasi hindi na ini-ignore natin sila. Nakakalimutan natin ang kanilang presence. They are not omniscient. Hindi sila mind reader. Hindi nila nababasa ang mind natin. Si God lang nakakabasa ng mind natin. So, we have to express our thought. So, paano ba tayo mag-communicate sa angel? Even with our thought. Iisipin natin sila. We can ask them through our mind. You don't have to say it. They know it. Mental telepathy. Ganon din pag nag communicate ang angel to angel, mental telepathy, no? You just focus. So may iba tayo, nababasa ba ng demonyo ang ating isip? Hindi nababasa ng demonyo. Only God can read our minds. Pero kagaya ng mga exorcist, magda-diagnostic prayer sila. No? Malalaman nila kung possessed ba yung tao o hindi. What they do is, they do not speak. Pagduda silang itong tao to may sanib, they direct their thought to the demonic entity inside the victim. And they pray. And the demoniac or the energumen will react. Bakit? Nabasa ba ng demonyo? Hindi. What the priest did, what the exorcist did is, dinirect niya ang kanyang mind to the thought of the devil. So, if you focus your mind, if you direct your mind to the angels or the fallen angels, they can read it. Okay? Pero kung hindi mo i-direct yung mind mo sa kanila, they cannot read what you are thinking. Kuha. So, ganun. Hindi tayo matutulungan ng guardian angel natin kasi hindi sila mind reader. We have to ask them. So, our guardian angel is surely our best friend in this world after God and Mary. Sila ang best friend natin. Sabihin mo, wala akong best friend. Yung guardian angel mo, dyan, kinakalabit ka, ini-snub mo lang. That is your best friend, no? After God and Mary. So, pwede ba magtrabaho ang ating guardian angel, mag-cooperate with other guardian angel? Yes. No? Padre Pio. He is telling his guardian angel to go to the guardian angel of other person. No? To work with other guardian angel.
inuutusan niya. So, natutuwa ang mga angel actually if they can work together with your permission. And also, the best favor that we can do to our guardian angel, na tuwang-tuwa talaga ang guardian angel natin pag nag-adoration tayo sa Blessed Sacrament. Bakit? Di ba? Guardian angel never leaves our side. Gusto nila mag-adore kay God. Pag pupunta ka sa adoration, mag-adoration ka sa Blessed Sacrament, tuwang-tuwa sila because kasama mo sila. Nadadala mo sila mag-a-adore kay Jesus. They always want to adore Jesus. So that is the best favor you can do to your guardian angel. Adoration to the Blessed Sacrament. And they always want to, ano. Now, according to Saint Faustina, kung bibigyan daw ng pagkakataon ang mga angel maiinggit sa atin, hindi naman sila naiinggit, walang inggit sa kanila, pero kung bibigyan daw sila ng pagkakataon maiinggit, may dalawang bagay na kinaiinggitan ng anghel sa ating mga tao. Ano yung dalawang bagay? Una, the ability to suffer. Na tayo ay pwede tayong magdusa. No? Kinaiinggitan ng devil na ng mga angel yan. Bakit? Because when we suffer and we unite our suffering to Christ, yun ang pinaka nagiging kahawig natin si Christ. We resemble Christ more. No? We imitate our Lord Jesus Christ on the cross who suffered for redemption. Gustong-gusto sana yan na mangyari ng angel. Kaya lang, hindi sila pwede magdusa kasi spirit sila. Wala silang physical body. No? So, when we suffer, we imitate our Lord Jesus on the cross. Next, ang pinag-iinggitan ng angel sa atin also is Holy Communion. So, they want to be united to Jesus as much as possible. Pero tayo, so intimate. We receive the body, blood, soul, divinity of Jesus. Because we are physical. Natatanggap natin physically. Sila, hanggang spiritual communion lang sila. Tayo, spiritual at physical. Huh? So what is the lesson that we can get from this one? Don't take for granted, habang buhay ka pa, suffering. Kinaiinggitan ng mga anghel yan. Because in suffering, united to Christ, there is power. And Holy Communion. No? Don't take for granted. So let us utilize the angels. They are the forgotten armies. They are armies. They are special forces. Gamitin natin sila. Sayang, gift ni God. So let us ask ourselves, paano na ang relationship natin sa ating guardian angel? How is my relationship with my guardian angel? Do you talk to him? Do you listen to him? Do you even say to him good morning in the morning? No? Best friend mo yan, no? Do you speak to him? Do you seek his advice? Do you ask him to watch you over when you sleep? Diba? And also, the reason ng ating mga evangelization effort ang hirap and our world is in a mess dahil hindi natin sila iniimbitahan na tumulong. Handa silang tumulong pero hindi natin sila iniimbitahan. They're just waiting to be invited. Kagaya ni God. God is just waiting. Kaya lang, sinosolo natin mga problema natin. No? Kaya nga yung noo natin, nagkukunot na. Dahil sinosolo natin. God is just waiting. No? So, ang kanilang freedom to help, ang kanilang kalayaan para tumulong, ay nakadepende on how we welcome them. To invite them para makastep in sila. Sabi, Guardian Angel, pwede bang tulungan mo ako? Siguro ang isasagot ng angel, kanina pa ako nag-iintay. Sabihin niya, I thought you'd never ask. So, atat na atat na pala sila. Hindi lang talaga, nakakalimutan na lang natin parati. No? Sayang. Ano yan? Gift tools ni God na binigay sa atin. Kagaya na ano, nagtataka ba kayo? Every time we pray, your kingdom come, your will be done.
Napaka-powerful to. Dati hindi ko to naintindihan. Every time we pray the Our Father, and then I use this in the morning in meditation. Si God, kagaya ng guardian angel, naghihintay na imbitahin natin. So, kung gusto mong maging maayos tong mundo, yung peace, harmony, loving, giving dito sa mundo mangyayari, you ask, God, may your kingdom come. Kasi, kahit anong galing pa natin magplano paano magkakaroon ng kapayapaan dito sa mundo, hindi natin i-ask. So, parang ini-invite mo ba? Parang kang alien, parang kang tao na ini-invite mo yung spaceship na, sige, payag akong lumapag kayo dito sa lote ko. Ganun din. Yes, Lord. Payag ako na ang kingdom mo bababa dito sa lupa para mayroong kapayapaan, pagbibigayan, pagmamahalan. So, kahit gusto ni Lord ang kingdom niya ma-establish, hindi maka-establish because we do not ask devoutly, wholeheartedly. When you say your kingdom come, you're saying, Lord, I agree. I pray ako, Lord, that your kingdom will come. Lord, please let your kingdom come. And Lord, let your will. Pray ako, Lord, use me. Yung plano mo, yung kalooban mo, sana mangyari. If you ask that, lalong may kapayapaan sa mundo. Lalong may peace, pagbibigayan. So you have to understand that word. Your kingdom come, you will be done. Kagaya din yan sa angel. Nakatali ang kamay ni God. Yung plano niya hindi matutupad-tupad. Plano ng demonyo na tutupad kasi hindi natin hinihiling. Ha? So in the chaplet of St. Michael, merong chaplet si St. Michael. So you pray to the 9 choirs. And what happens is one choir from each one angel from each choir will escort you when you approach Holy Communion. Ini-escort ka. Isa sa angel sa mga kada choir will escort you to the Holy Communion when you pray the chaplet of St. Michael. Okay. And the diary shortly before Holy Communion, sabi ni St. Faustina, ito, napakaganda. No? Pakinggan nyo ito ng mabuti, ha? Sinabi niya sa Seraphim Angel na yung magbibigay ng Holy Communion sa kanya dahil may sakit siya. Tinanong niya yung ano, bago siya binigyan ng Holy Communion, tinanong niya yung angel, can you perhaps hear my confession? Pwede ba ako mag-confession sa'yo? Sabi niya sa ano, sa Seraphim Angel. Alam niyo anong sagot ng angel? Mind-blowing. Anong sagot? Sabi ng angel, no spirit in heaven has that power. The only one who has that power besides God himself is the priest. Imagine, yung pare lang. Kita niyo anong kapangyarihan ng pare natin? They can forgive sins. Hindi sila pwedeng magtanggap ng confession yung angel, kahit angel. No spirit in heaven has the power. No? The only one who has that power besides God himself is the priest. So let us pray for many holy priests. No? Let us pray for God to produce more priests. Lalo na ang magbibigay ng confession. So the Catechism 352 says, the Church venerates the angels who help on her earthly pilgrimage and protect every human being. So, for ano, closing, let us pray na lang this as our closing prayer. No? Everybody, you can unmute your microphone. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,
Amen. So, thank you, brothers and sisters. So, i-greet ko lang yung hindi ko nag-greet kanina dito sa Zoom. So, sa mga nag-attend dito sa Zoom, nagtatsaga ng isang oras at kalahati yata, extra points kayo kay Lord. Sis Kate, Sis Tina, Dr. Tina, Brother Andres, Sis Angela, Brother Glenn, Sis Brother Jess, Sis Josie, Sis Cookie, yeah, Sis Lynn, Sis Nerelisa, yun, nag-greet ko na si Brother Ramel at saka Brother Titus. Okay, so thank you for, ano, staying, brothers and sisters. Thank you, bro. Eh, thank you. May nag-chat kanina. It's my first time to join here po, Brother Doc. Hey, Mercado. Hello. Bye-bye. See you next week. Thank you for coming, brothers. God bless. Thank you, Doc. Thank you.